Good morning, mga kaluho! It's wet and wild! Typhoon Fabian plus Habagat equals slippery and wet. Welcome to Marcos Highway. Walang traffic, luwag. And akala ko sobrang lalim ng tubig kasi may nakita ko mga posts ko na impossible na yung Marcos Highway. But it seems na clear pa naman. So, turn around and get ourselves to SM. And then, you know. Holy kamote yung lamig! Super ginaw! So, nasa Marcos Highway tayo ngayon, northbound. Paakyat ng Katipunan but hanggang nalala tayo SM. Titingin lang tayo sa ilo kung kumusta ang tubig. Huwag naman lumap ang Marcos Highway guys, walang ka-traffic-traffic ang haling tapat. It's cold. Okay, baba na tayo dito sa SM. Natin yung ilog. Mukhang okay pa naman kasi dire-diretso din sila kuya. Hindi pa naman nag-umapaw ang ilogs. Ooh, lamig. Okay, may mga ilan ilang taong nag-aabang din ng tubig. Makiusyoso tayo. So yan siya, hindi pa naman ganun kataas guys. Walang masyadong ganap, so uwi na tayo. Before tayo umuwi, dadaan tayo sa meat outlet. Bili tayo ng pambulalor. Guys, may tinitingnan-tingnan akong adventure bike and medyo pricey kasi ang daming bangs and whistles and bells and whatnot. And one of the features is heated grips. At ngayong nagbumotor tayo sa ulan, medyo na-realize ko na kahit sa Pilipinas, yes, it's a good thing to have. Kasi una iniisip ko na hindi ko naman kailangan ito sa Pilipinas, may init naman, pero iba pala pag malakas ang ulan kagaya nito. And if you're going up north sa Cordillera, then most likely it's much worse or much colder than this. So yeah, na-appreciate ko na heated grips in weather like this. So medyo sold ako dun sa concept ng heated grips and willing to pay the extra if ever, kung magkapera. Bumili tayo ng mais dito sa may Talipapa sa tapat ng Seymour Santolan. So uwi na tayo. Pero syempre gusto natin adventure, iikot tayo ng Marcos Highway ulit and try our luck. So grabe, sobrang lakas ng ulan
And I wish every one of you guys out there na mag-ingat. And pag magbomotor, talagang go slow but surely. Madulas po ang kalsada and iwas disgrasya na tayo. And kung nasa bahaing lugar kayo, please extra ingat din ulit and try to avoid na magtamisaw sa tubig kasi nga the threat of leptospirosis is always there, hindi nawawala. So ingat guys, hopefully tumila na yung ulan at huwag nang masyadong magbababaha sa Metro Manila. Keep safe everyone. Thank you and stay safe on your flight. Bye!